Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Hello mga anak, mga apo, kumusta kayo? Maganda ang panahon dito. Sunny, kahit paano, tumigil na yung ulan. Pero sana mawala na rin ang virus. But, you know, sa panonood ko ng mga videos, doon ako minsan natututok. Pero, you know, pinipili ko lang naman yung mga videos na pinanonood ko din. Dahil ayoko rin yung mag-aalala ako. Ayoko nun. Hindi natin dapat panoorin yung mga palabas o video na nakakalungkot o nagpapa-create ng kung ano nung kaisipan sa isip natin. Kailangan maganda ang thoughts natin. Kasi in spite of sa mga nangyayari, andyan pa rin ang virus, eh, hindi naman nagpapabaya siguro ang Panginoon sa inyo. I mean, though mahirap kasi una yung iba, karamihan, maraming walang trabaho, kapos sa pera, walang bahay, yung mga homeless, yung mga talagang mahirap, talagang buhay nila, yung mga nasa yung squatter areas ba, dyan sa Pinas, nakakaawa yun. Naiiyak ako pag kasi nakikita ko na yung itsura nila, yung siksikan sila sa bahay, maliit, walang tubig siguro, o walang bubong, o, you know, mahirap, marami nag-ihirap, pero huwag tayong bibigay. Maging masaya pa rin tayo. Kasi pag nakita naman ng Diyos na kahit paano hindi ka umaangal, na pinapaubaya mo sa Kanya, merong magandang pagbabago. Hindi lang natin alam kung kailan mangyayari. Itong video ko, tinitle ko ng Change of Heart o Gap Dating Gawi. You know, pag nawala ba yung virus, yung puso mo ngayon, nagdurugo, nagbabago, yung talagang nagdidepend ka sa Panginoon, lumalapit ka, dahil nga sa mga nangyayari, yun ba'y patuloy mong gagawin o babalik ka sa dati? Kasi wala na yung virus, gagawa ka na naman ng hindi maganda. You know, malaki ang nabawas na krimen. Pero meron pa din. Meron pa rin dito. Ay, grabe. Meron pa ng karnap. Babae pa. Oh my God. Itong virus na to para sa akin, palagay ko leksyon ito eh. Na matakot yung mga tao. Hindi na ang gobyernong maghahabol sa inyo kung talagang gagawa pa rin kayo ng masama. Yung virus na ang maghahabol sa inyo. Yun ang parusan matatanggap ninyo, yung virus. Mainam yung stay home eh. Safe ka sa loob ng bahay. Yung mga krimen, yung mga taong nag-iisip ng masama, hindi na makapag-isip ng masama. Sana, no? Pero meron pa rin talaga. Hindi talaga nawawala ang masamang isip. Kasi gawa ng kahirapan minsan, ganyan, ano? Hindi ko sasabihin, hindi kita masisi. Hindi pwede, kasi kung may isip ka, alam mo ang mabuti o masama. Honestly, sana naman, itong time na to na lockdown, sa bahay ka lang, magmuni-muni tayo. Na isipin natin yung mga ginawa natin noon na mali, na hindi na dapat maulit. Na kailangan pagka gumanda na ulit, wala na yung virus, ipagagandahin na ninyo talagang tuluyan ng buhay at totally magdidepend tayo sa Panginoon. Kasi kung babalik ka pa rin sa dati, parang nagpahinga ka lang eh, na hindi ka gagawa ng masama. Pinagpahinga mo lang sarili mo. Pero pagkatapos babalik ka rin, ay nako, baka mas grabe ang mangyari sa'yo. Honestly, hindi biro itong virus na to, pero malaking leksyon ito para sa ating lahat. Lalo na yung mga tao na gumagawa ng masama, yung mga kriminal, na sana nga totally mawala na ang kriminal. I mean, mabawasan siguro,
Pero hindi nawawala talaga kasi meron talagang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya mga po, mga anak, isipin natin mabuti na ang pangyayaring ito, meron talagang pinapaabot na mensahe ang Panginoon sa atin. Kasi karamihan sa atin o ang iba, hindi na nakakaalala sa Diyos. Andyan yung kasino, ngayon sarado ang kasino, hindi sila pwedeng magkasino. Wala nang pwedeng maggastos ng pera nila sa kasino. Yung mga bars, actually, meron pa rin dito mga bars na nagbubukas, actually, nahuli nga sila. Kasi bawal nga eh, dahil nga dyan sa social distancing, tapos magbubukas ka ng bar. Magpatago yun eh, pero nahuli sila. So, yung mga tao mismo na nagtatangkilik, sana magkaroon na sila ng change of heart. Huwag na nilang balikan yung dati. Yun lang naman ang gusto kong ma-share sa inyo. Kasi kahit ako, niisip ko rin yung buhay ko ngayon. I mean, sasabihin ko, I am blessed in spite of. Kasi nga may trabaho ako, tsaka safe kami ng alaga ko. Talagang papasalamat ako sa Diyos. Kasi kumbaga parang feel ko mabait ako. Matino ako kahit paano. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi lang ako, no? Maraming tao dyan. Pero may mensahe talaga ang Diyos na talagang manatili tayong magtiwala sa Kanya. Na ipaubaya natin ang lahat sa Kanya at masihan tayo kahit anong binibigay niyang sitwasyon. Kasi meron talaga siyang solusyon sa bawat sitwasyon na dadaanan natin. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Pero gawin mo yung tama. Pero kung palaban ka, imbes na gagawa ka ng mabuti, gagawa ka pa rin ng masama, hindi magbabago ang buhay. Kailangan dito talaga magtiwala ka sa Diyos, ipaubaya mo sa Diyos kung ano nangyayari sa buhay, sa mundo. Talagang gumawa tayo ng kabutihan. Yun ang gusto ng Panginoon. Mabago ang mundo. Sobra na eh. Sobra na talaga. Kaya itong stay home na to, malaking bagay to eh. Nung Sunday, Easter Sunday, namasyal ako sa umaga, talagang tahimik. Ilan-ilan lang ang kotse. Naalala ko sa Pilipinas na pag Holy Week, halos talagang walang tao sa kalsada. Parang ganun ang gustong mangyari ng Panginoon na ibalik natin, na talagang ipagdidiwang natin ang Holy Week at kabutihan ang dapat mangibabaw sa atin. Sasabihin ng iba mahirap, hindi mahirap kasi choice mo yun eh. Ano ang gusto mo? Gumawa ka ng mabuti o gumawa ka ng masama? Isipin mo mabuti, kung gagawa ka ng mabuti, puro magaganda ang mangyayari. Pero kung masama ang gagawin mo, lalong dumadami. Nanganganak yan. Lumalala. Hindi ka kailangan maghintay ng isang sitwasyon para baguhin ang utak mo. Ikaw mismo mag-decide ka. Choice mo yan eh. Eh ang choice mo kung gusto mong gumawa ng masama, eh talagang puro kasamaan ang mangyayari sa buhay mo. Hindi na maganda. Pero kung pipiliin mo ang kabutihan, mag-isip ka ng kabutihan, forever, puro kabutihan ang mangyayari sa'yo. Pero magtiwala ka sa Diyos. Hindi yung, porque okay ka na, kabutihan ang ginagawa mo, sigurado ka na. Hindi. Kailangan may relasyon ka sa Panginoon. Hindi pwedeng, hindi naman ikaw ang gumagawa ng mga sitwasyon eh. Nangyayari ang mga sitwasyon para matuto kang mag-react o gumawa ng kabutihan. Suklian mo ng kabutihan. Kasi kung pinili mo gumawa ka ng masama, hindi ka talaga malapit sa Diyos. Kailangan mag-glorify natin ang Panginoon. Siya ang nag-create sa atin. Siya ang nagbigay ng mundong ito sa atin. Kaya kailangan alagaan natin at gawin nating maayos at safe ang mundo. Anyway, i-share lang ako. Yun lang ang thoughts ko ngayon. Naisip ko lang kasi, honestly, sana nga kung matapos man itong virus na to, eh magiging talagang maganda ang mundo. Safe, walang krimen. Meron man, konti lang. Yung mga ganon. Ako, sa ngayon,
lockdown nga kami, no? Hanggang May 15 daw, pero pwedeng magbago daw. I don't know. Ang sinasabi nga, baka daw itong virus eh, baka matagalan pa. Baka kasi iniintay yung antidote o yung ang tawag doon, vaccine. Hindi pa alam kung kailan yun lalabas o kung meron ngang vaccine. You know? Eh, basta ako, decidido ako, safe ako dito sa trabaho ko. At kahit paano, meron pa rin akong bayad. Binabayaran pa rin ako, may sweldo ko. Kaya hindi ako masyado nag-worry. I mean, wala akong dapat i-worry. Yung asawa ko naintindihan kung bakit ako kailangan mag-stay lang dito sa trabaho. Hindi ako lalabas hanggat hindi zero. Honestly, takot ko lang. I mean, kailangan maging safe. Isipin natin maging safe tayo. Kaya kung ano yung situation mo, nag-aalaga ka ng matanda, nagtatrabaho ka sa mga amo mo, babait yung mga amo mo. Dahil takot din sila lumabas. Eh pagka tinarantado ka ng amo mo, aba, bahala sila. Tatamaan sila, sigurado. Masosolo mo yung bahay pag lahat sila nasa ospital. Hindi natutulog ang Diyos. At hindi siya nagpapabaya. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Yun lang mga anak, mga po. Nagsishare lang ako. Sana meron kayo napulot sa akin. Maganda. Kaya magmuni-muni tayo na itong mga nangyayaring to sa mundo, mayroong purpose ng Panginoon na maganda. Kaya ayusin natin ang ating puso at isipan. Kailangan malinis ang ating thoughts. Hindi tayo nag-isip ng masama sa kapwa. Kung ano man mga negative na maririnig ninyo, let go. Huwag niyang patulan kasi yan ang magpapalaki. Pag pinatulan nyo, lalaki na yan. Papalitan na kayo ng mga salita. Wala na. Hindi maganda. So kung i-let go mo, huwag mong pansinin, huwag mong patulan, tahimik ang buhay. Rebuke mo. Nire-rebuke ko yan in Jesus' name. Ayaw ko mag-isip na ng masama. Kasi nga, naaaburido ka. Maaaburido ka, maapekto ng trabaho mo. Focus ka sa trabaho mo. Kung anong ginagawa mo. Pagandahin mo. Mga anak, mga yung mag-asawa, maging maayos ang relasyon ninyong dalawa. At yung pamilya, ayusin ninyo. So anyway, mga po, mga anak, just share lang ako. Kaya, God bless us all. Ingat kayo. Be kind to one another. At magtulungan tayo, pagandahin natin ang mundo. Dahil yan ang gusto ng ating Diyos na creator natin. Okay, God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na na chika lang. Lola Becky, ipaglalaban.